Kamusta, Fire Signs? Welcome to Like a Tarot. Alamin natin ang message ng person mo gamit ang personalized cards. Pero pwede rin magkapalit ng message kasi connected ka sa person mo. Ikaw na lang bahalang tumukoy. Bago ko makalimutan, marami nga palang salamat sa mga nag-like, share, comment, and subscribe. Ingat po kayo palagi. Ang unang message ay business. May posibilidad na ito yung karir mo, ito yung pinapangarap mo, or pinagsusumikapan para sa pamilya. May nagawa ba akong mali? Kung meron kang desisyon or pangako, sinabi na hindi mo tinupad, merong cause and effect yun. No rush, we will get the love that we deserve. Feeling mo minamadali ka ng person, siguro dahil sa nakikita niya na nangangako ka lang or pinapaasa mo siya. Abroad, hindi pala kayo magkasama ng person mo. Woman, mukhang related itong person na ito sa connection niya ng person mo. Gamit ang ibang cards, alamin pa natin yung ibang detalye. Ibig sabihin nito ay magtiwala ka sa timing ng buhay mo kahit na may mga pagbabago or pasikot-sikot. Itong card naman na ito pinapakita na ginagamit mo na yung talas ng isip mo sa sitwasyon. Kahit na merong person na gustong magbalik sa buhay mo, nile-let go mo na ito. Ito naman ay healing. At saka kahit na meron kang takot na nararamdaman, hindi pa rin sarado ang puso mo para sa bagong connection. Kasi itong card na ito ang nagsasabi na kahit may mga pasikot-sikot o kaya hadlang sa buhay mo, yung milagro ay walang hangganan. Meron kasi mga fire signs na nakakayanan yung problema. Pero ang ilan na fire signs ay yung bang nawawala ng pag-asa. Maybe dahil sa fresh pa yung nangyaring sitwasyon. Sa totoo lang, mas natututo pa nga tayo sa pagkakamali kesa sa tagumpay. Reminder lang para sa mga bagong viewers na ang reading na ito ay timeless reading, general reading at guide po lamang, kaya hindi po magre-resonate sa lahat. Kunin mo lang yung akma sa sitwasyon mo. At kung kailan mo napanood ang reading na ito, yon ang start ng 1 week reading para sa'yo. Ikaw na bahala magpalit kung si person mo ito o ikaw. Ang question natin ngayon guys, gamit ang tarot cards, ano ang paraan para maging mabuting partner? Page of Pentacles, the Sun, Five of Swords. Ano man ang edad mo at saka kung estudyante ka man, mas mabuting pag-aralan mo yung mga bagay na gusto mong ma-achieve sa buhay. Para kapag dumating yung panahon, panghihinayangan kung bakit ka pinakawalan or bakit hindi ikaw ang pinili. Sa career, nakadalawang cards ka na very positive at saka favorable. Kaya lang may mga person or may person nasisira sa mga plano mo or diskarte. Ang ilan sa inyo ay magpapalit ka ng trabaho kasi nahihirapan kang makisama sa bully, mapanlinlang,
at saka negatibong tao. Sa negosyo naman, kung merong person na nangiistorbo sa'yo sa negosyo mo, isipin mo kung ano yung sinasabi niya na baka pwedeng makatulong nga sa negosyo mo. Kasi yung mga negatibong komento sa'yo o kaya mga nangyayaring sitwasyon, yan pa yung nagiging daan para mas lalo kang maging matagumpay. Sa mga single, dalawang cards na yung nagsasabi na may potential person na magpapakita ng maganda, kabutihan, at interes sa iyo. Pero huwag mong i-boost lahat ng pagmamahal mo sa person na ito. Magtira ka ng respeto sa sarili mo. Kung hindi ka ready maging magulang, single ka man, or nasa relationship, mag-ingat din na hindi agad magkaroon ng baby. Kasi itong person na to ay magdadala ng stress sa buhay mo, lalo na't hindi naman talaga siya ready financially at saka sa emosyon. Ang ilan sa inyo na nasa relationship, nagkakaroon man ng problema ang relasyon, ay nare-resolvehan nyo ito. Kaya lang ang problema, yon ay kung kaya mong kalimutan kung ano man yung mga pagkakamaling nagawa ng person mo. Meron kasing cheating or infidelity na issue. Three of Wands, the Strength, at King of Wands in reverse. Ang question ay paano magiging open-minded sa situation. At base sa mga cards, lakasan mo yung loob mo kung pipiliin mong ipagpatuloy ang connection sa person o lakasan mo yung loob mo na kahit ikaw mag-isa lang. At saka nakatatlong cards ka na, na LDR ang connection or relationship nyo ng person mo. Mag-research o kaya humingi ng opinion sa taong mapagkakatiwalaan mo. Kasi kapag ikaw lang, mas na-focus ka sa feelings mo or sa kalungkutan. Ibang parte naman ng buhay mo yung magkakaroon ng damage. Sa financial, maganda yung kita mo, pero hindi dapat maging waldas or magpadala sa kwento o kaya sa emosyon. Lalo na kung meron kang gustong simulan na negosyo o kaya career, hindi naman agad-agad ay may magandang resulta or pasok na financial. Sa mga single, nakadalawang cards ka na para sa healing, kaya na-enjoy mo na yung pagiging single mo. Pero nakatatlong cards ka na rin na mag-ingat sa potential person na makikilala. Kung ikaw may control at manner, yung makikilala mo walang pakundangan. Parang malaya siya na person sa kung ano yung gusto niyang gawin or sabihin. Ang ilan sa mga nasa relationship, pangatlong card mo na to, merong ups and downs ang relasyon. Pero kahit na nagkakaroon ng problema, mas lalo pa kayong nagiging close ng person mo. Pero kung ang relasyon niya ng person mo ay toxic, abusive, may pagka-violente ang person mo, hindi ka dapat nag-i-stay or nagsasakripisyo sa ganitong relasyon. Sa mga naunang cards mo, pinakita na meron kang itsura at yung problem nyo ang nagpapasira sa confidence mo. The Lovers in Reverse, the High Priestess, at Nine of Pentacles. Ito naman yung advice ng spirit guide mo patungkol sa love. Kailangan magkaroon ka na ng realization kung ano yung mga gusto mong maging desisyon sa buhay. Huwag yung tahimik ka lang. Huwag mong isipin na trap ka na sa situation. Kasi ang kailangan mo sa relasyon ay yung loyalty at saka kapayapaan. Alisin yung mga negatibong kaisipan, masharapin yung mga bagong simula, at saka lalo na yung mga nais mo sa buhay.
Ang ilan sa inyo sa kalusugan, binibigyan ka na ng sign na kailangan mo ng sapat na pahinga. Bigyan mo ng pansin yung kalusugan mo kasi may malaking improvement na mangyayari. Ang ilan sa inyo naka-dalawang cards ka na para sa pregnancy. Sa mga nasa relationship, nananatiling matatag yung relasyon nyo kahit na tingin mo ikaw yung pinaka nag-i-invest sa emosyon. Dalawang cards na yung nagsasabi niyan. At kung meron mang issue na nangyayari sa relasyon mo sa person mo, kailangan nyo itong ayusin para makasurvive ang relationship nyo. Ano man ang gender mo sa mga single, gustong-gusto ka talaga ng potential person. At ang gusto niyang connection sa iyo ay yung meron kayong physical contact. At pinapaalala sa iyo ng cards na hindi naman mag-work ang relasyon dahil sa physical contact. Pasensya na kayo guys, nagkamali ako ng kuha ng card pero mamaya ko ipapakita yung angel number mo. At saka nakatatlong cards na rin para sa mga single na nag-i-enjoy ka sa pagiging single mo. Ang iba akala mataas ang standards mo. Ano man ang gender mo, mas bata yung nagkakagusto sa iyo. Nakatatlong cards ka na rin kasi na magaling kang magdala sa sarili mo. Ito naman yung additional card para malaman natin kung bakit ipinakita itong mga tarot cards. Itong card na ito ang nagsasabi na mas mahalin mo yung sarili mo at maging aware sa kung ano yung importante sa buhay mo. Itong card naman na ito ang nagsasabi na meron talagang sitwasyon sa buhay nyo na hindi kayo napagkakasunduan ng kakoneksyon mo or ng person mo. Kinukutuban ka kasi na merong panlilin lang sa koneksyon nyo. Itong card na ito ang nagsasabi na merong person na mag-aabandon na sa sitwasyon kasi yung trato sa'yo, yung bang malamig yung person. Hindi niya ito pahihintulutan, makakarinig ka pa rin ng hindi magandang salita sa kanya. Pero kung tinapos mo na, wala nang sense kung ano pa yung sasabihin niya. Nabalasa ko na kanina ito kaya ito na yung angel number mo. Somebody is watching you, wishing they had treated you differently. Connected itong card na ito. Kapag merong nagpapahalaga na sa'yo, yun yung mas magbigay ka ng atensyon. Kasi kapag nawala na sa iyo, mahirap na yung pabalikin. Lalo na't maraming cards ang nagsasabi na may person na nag-i-enjoy na sa buhay. Ang last card ay itong Eight of Swords. Itong card na ito ang sign na may person na nag-i-spy sa'yo at saka gustong maulit yung nakaraan. Pero bukas na yung isip mo sa kung ano yung totoo at hindi.